Dynamic o condenser? Hindi mo pa alam kung anong microphone ang bibilin mo para sa podcast mo or sa song covers mo. Sige, yan naman ang pag-usapan natin ngayon, right after this intro. What's going on guys? Kia Lasco here and this is KL Tech. Una sa lahat, ang video na ito ay para sa beginners. So kung naghahanap ka ng mas advanced na discussion about this matter, baka hindi ito ang video na para sa iyo. Pero if you are interested to watch, of course, pwede mong tapusin hanggang dulo. Ang pag-uusapan natin sa video na to ay kung ano ba ang dapat mong bilhing microphone. Dynamic ba o condenser? Depende kung saan mo gagamitin, kung anong environment mo, at kung ano-ano pa. Hindi ito which is better comparison ng dalawang microphones na nabanggit ko ah. This is about what these mics are for, para alam nyo kung ano ang dapat nyong bilhin sa dalawa. Disclaimer, hindi tayo magiging technical masyado dito sa video na to ah, dahil nga para ito sa mga beginners. Hindi ko rin dito itatakel yung polar patterns o components ng microphone, hindi. We are just focusing on these two types of microphones. Pero bago yan, baka hindi ka pa nakasubscribe ha? Kung hindi pa, mag-subscribe ka na at akong bahala sa budget setup hacks mo. Pero kung nakasubscribe ka na, sige na, let's talk about which microphone is for you. Ang dalawang microphones na ito ay may kanya-kanyang characteristics. Ang dynamic microphone ay dinisenyo para maging portable. Ibig sabihin, pwede nyo siyang hawakan, pwede nyo ilagay sa stand, pwede ring mabagsak, pero wag nyo naman sadyain, kawawa naman. At kung ano-ano pa, which implies that it is, and actually is, a sturdy type of microphone. Yes, matitibay ang mga dynamic mics. Kabaliktaran naman syempre ng mga condenser mics, which is less sturdy, madaling masira, and fragile. Pero hindi niya downside yun ha. Ito ay dahil may mga sensitive components ang microphone sa loob. Ibig sabihin, mas komplikado o mas advanced ang setup configuration ng mga condenser microphone. Ngayon, babalik tayo sa tanong, alin sa dalawa ang dapat niyong bilhin? Meron tayong things to consider para dyan. Unang-una is your environment. Saan mo ba siya gagamitin? Sa studio ba? Sa kwarto ba? Sa garahe? Sa living area? O sa well acoustically treated na room? Ang dynamic microphone ay environmental friendly. Hindi dahil hindi siya gumagawa ng pollution ah, kundi dahil matindi ang rejection niya sa mga tunog na out of its reach. Ibig sabihin, kahit walang acoustics ang kwarto mo, o kahit merong asong tahol ng tahol doon sa kapitbahay nyo na talaga namang nakakasira ng araw kapag nagre-recording kayo, safe kayo sa dynamic microphone. Mas mahina kasi ang sensitivity niya. Kaya kung ano lang yung audio source na nakatutok sa kanya, most likely bibig o kaya gitara o kung anumang pinaggagamitan ng mga dynamic microphone, yun lang ang masasagap niya clearly. Whereas ang mga condenser mics naman ay dinesign para gamitin sa mga well-treated na rooms, kagaya ng mga studios, or kung meron kang acoustic sa kwarto mo na maayos, definitely pwedeng-pwede kang gumamit ng condenser mic. Kaya naman ganito ang condenser mic ay dahil mas malakas ang sensitivity niya. In fact, kahit na malikot ka sa harap ng condenser microphone kagaya ng ginagawa ko ngayon, malinaw pa rin ang audio mo. Next naman ay ang sound na napoproduce nila. Ano bang pinagkaiba ng dalawang microphone na ito when it comes to sound? Ang dynamic microphone ay ginawa mainly for vocals. Ibig sabihin, dinesign talaga siya na merong nagsasalita sa kanya. Kaya no doubt na ito ang ginagamit widely for podcasts and radio stations. Kaya kung gusto niyo ng broadcast sounding audio, yung makapal, na kagaya ng naririnig niyo sa mga paborito niyong podcaster o mga radio DJs o radio announcers, go for dynamic mics. Try nyo tanungin yung mga paborito nyong personality na yan. Dynamic mic ang ginagamit nila. Sobrang noticeable din sa mga dynamic mic yung tinatawag na proximity effect, wherein pwede mong mabago yung mood ng boses mo by going near to or far from the mic. Mas malapit ang bibig mo sa mic, mas malago, mas buo ang boses mo, o mas mellow sounding. Mas malayo naman, mas natural sounding, pero it still retains the broadcast sound. Ang condenser mic naman ay mas natural sounding. Ibig sabihin, kung ano yung actual talaga na sa totoong nangyayari, yung totoong tunog. I mean, yung walang microphone, sabihin na natin. Kung ano yung tunog, naturally, yun mismo yung nasasagap niya.
dahil dinesign ang condenser microphone para masagap ang smallest details ng sound, lalo na sa mid-frequencies and high frequencies. Kaya napakagandang option niya for music production or song covers, lalo na kung well-treated ang room niyo. Isa pang advantage ng condenser mic sa dynamic mic ay sobrang sensitive niya na pwede kang kumanta habang nagigitara at mare-record niya yun parehas. Basta makuha mo lang yung proper na placement ng mic. Baka itanong nyo, bakit yung mga napapanood yung mga performers na nagpa-perform na mga banda o mga singer, bakit dynamic microphone ang ginagamit nila? Ang tanong, saan ba sila nagpa-perform? Di ba sa mga live stage, kung saan may audience, merong malalaking PA speakers na talaga naman dumadagundong? At kung gagamit sila ng condenser mic, definitely mag-feedback lahat yon. Hindi magandang gamitin ang condenser mic sa mga ganong pagkakataon. Kaya they use dynamic microphones. Again, dynamic microphones are designed to be portable. Di ibig sabihin yung mga singers na yun na nagpa-perform, como dynamic microphones ang gamit nila, di broadcast sounding yung mga boses nila o yung audio nila. Doon pumapasok yung mga sound engineer. Siyempre sila na ang magtitimpla nun para bumagay sa music yung tunog ng microphone. Depende sa kung sino ang kumakanta. Okay? Isa pa sa i-consider nyo, and probably this is the last na rin sa ating list, no, is syempre, budget. Bukod sa mas mahal ang condenser mic kaysa sa dynamic mic, ay mas magastos din siya dahil nga sa dami ng requirements niya. At isa na nga dyan, yung acoustics na talaga namang napakagastos. Kabaliktara naman ito ng dynamic microphone, kagaya nga ng napag-usapan natin kanina. Pero don't get me wrong ha, hindi ibig sabihin ay waste of money na mag-invest para sa condenser microphone na dahil maganda naman pala yung dynamic microphone, hindi dynamic microphone na lang gagamitin ko. Alam nyo, trust me, worth it lahat ng yan kapag meron kang resources. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, if you are not ready for the requirements of a condenser microphone to work well, go for dynamic microphone. Kung wala pa kayong acoustics, wala pa kayong budget masyado for extra things, go for dynamic microphone muna. Then kapag ready na kayo, meron na kayong budget para sa acoustics and okay na ang setup ng studio ninyo or ng home bedroom recording eklabo nyo, definitely using a condenser mic is worth it. Really, really worth it. So that's it. Tinaray kong mas going light talaga itong discussion na to para maintindihan na mas marami sa inyo. So sana marami naman kayong natutunan kahit papaano. So ano sa tingin nyo? Ano ang microphone na bibilihin nyo? Ano ang microphone na para sa inyo base doon sa mga considerations na napag-usapan natin? Comment down below. And if you like this video, please hit thumbs up. And kung hindi nyo naman gusto, paki-hit na rin yung thumbs down. Okay lang yun, walang problema. And paki-comment na rin sa baba kung bakit nyo nagustuhan o bakit hindi nyo nagustuhan yung video. Para meron naman tayong discussion dyan sa baba. Kung curious rin kayo kung ano ba yung mga nababasa nyong mga cardioid o omnidirectional tuwing naghahanap kayo ng microphone, ang tawag sa mga yan ay polar or pick-up patterns. Marami sila actually. Kaya pag-uusapan na lang natin yan sa susunod pang video. Kaya ano pang iniintay mo? Mag-subscribe ka na para alam mo kung kailan darating yung video na yan. So hanggang dito na lang. Thank you very much. Again, I'm Kiel Lascog. And this is KL Tech. See you on my next videos.